Hello friends, welcome back to my channel. This is my very first cooking video in this home that we are now living in. At actually, isang beses pa lang din ako nag-film ng baking video dito sa bahay na to. So ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang itatawag ko dito. Kasi, ito ay imbento ko lang na luto. So, if you have already watched my other cooking videos, nabanggit ko doon na mahilig akong nag-iimbento ako from time to time ng mga recipes. So, one time during the pandemic, nanonood ako ng isang YouTube video at nakita ko ang isang Pilipina na nagbebenta ng street food sa UK. At parang masarap yung street food niya. So, based lang sa nakita ko sa kanyang video, based lang doon. So, based lang doon sa nakita kong video nung ating kababayan na nagbebenta ng street food sa London or sa UK, nag-imbento ako ng dish. So, feeling ko ganito yung lasa niya, pero hindi ko naman kasi din nakita kung ano ang mga ingredients except for the chicken and yung mga bell peppers. So, yung mga ingredients na ihahalo natin dito ngayon ay ano-ano ko na lang yun. It's just my interpretation of what I saw dun sa kanyang video. So, not necessarily ganun yung magiging lasa. Pero yun lang yung nai-imagine ko magiging lasa niya pagka natikman ko siya. So, iisipin ko pa kung ano ang tawag dito sa aking dish. At makikita niyo na lang siya sa thumbnail na ilalagay ko sa video na to. Okay, so first, nagsosote ako ng onions. Isang malaking white onion. I saute it in olive oil. Pagkatapos, nung una ako nag-experiment dito, hindi naman olive oil ang ginamit ko. Gumamit ako ng cooking oil at nag-fry ako ng chicken. So, before, nung una kong ginawa ito, nag-fry ako ng chicken using regular cooking oil. Kaya lang, wala kaming regular cooking oil ngayon. So, para maluto ko ng husto yung manok, binoil ko na lang muna siya. Tapos, saka ako siya iinit ulit sa... Daddy! Si Lily! Buksan na yan. So, para maluto ko siya ng husto, binoil ko siya sa water muna. Binoil ko muna yung chicken. Then, saka ko siya iinit ulit sa olive oil. Kasi hindi naman pwede na i-high heat ko yung olive oil. Kaya, para maluto yung manok, slightly boiled na ito. Ayan. So, pagkatapos ko siya binoil, nilagay ko siya sa marinade na soy sauce. Soy sauce, vinegar, and
nilagay ko siya sa marinade na soy sauce, vinegar, at what do you call this? Soy sauce, vinegar, pepper, at crushed na garlic. So para siyang ano, parang magkakaroon siya ng slight flavor ng adobo. Pero mag-iiba yung lasa niya kasi mamaya-maya lang lalagyan ko siya ng oyster sauce at lalagyan ko siya ng halong bell pepper. Red and green bell pepper. Yan. So, takot tayo sa salmonella, kaya lulutuin natin ng gusto yung chicken. Actually, yung babae nakita ko, ginigrill niya to. Parang, ginigrill niya siya, tapos dagdag siya ng dagdag ng sauce. Yung sauce na yun, yun yung hindi ko alam kung ano ang ingredients niya sa paggawa niya ng sauce na yun. Kaya, itong nilagay ko dito na sauce ay ano lang, interpretation ko na lang yun. So, hindi ko talaga alam kung ano yung ingredients nung Filipina. Kaya, sinasabi ko na this is my own recipe. Kasi hindi ko naman talaga alam kung ano ang hinalo nung Pinayng kababayan natin na nagtitinda ng street food sa UK. Pero ang dami-daming bumibili sa kanya. Nagbibenta din siya ng fried rice doon sa UK. At maraming bumibili sa kanya nitong ng chicken na binibenta niya at saka nung fried rice. Yan. Sa mga recipes na inaimbento ko nung pandemic, ito ang isa sa mga naging favorite kong gawin. Kasi masaya, masarap siya. So, ayan, dadagdagan natin ng sauce. Tapos lalagyan natin ng red pepper. So red and green bell pepper. Yan. Yan, para masarap. Parang ano siya, yung magiging lasa nito, parang yung Mexican, nakalimutan ko yung tawag dun eh, pero nirarap siya sa tortilla. Parang ano, parang fajitas. Yan, o diba, masarap siya. Ngayon, ang last na ilalagay natin dyan. Kunin mo sa puno. So, ang last na ilalagay natin ay ang oyster sauce. Yan. Shake ko ba ng gusto yung oyster sauce? Oyster sauce. Ito ay yung marinade nito, nilagyan ko na siya ng pepper, yung ground black pepper, pero lalagyan natin siya ulit. At lalagyan ko siya ng konting salt. Yan. Lalagyan natin ng konting black pepper.
Ayan. So, yan. Meron na tayong masarap na hapunan. So, mamaya isipin ko kung anong tawag ko sa kanya at ilalagay natin siya sa thumbnail para pag pinost natin siya, malalaman nyo na kung ano ang tawag ko sa recipe na ito. Okay, thank you very much for watching and I hope to see you again very soon. Bye-bye!